What's up mga kabalbas, welcome to the channel and I am Norsim. And long time no see because I am busy. And today's video ay sinisipag ako ng mag-vlog. At pag-usapan natin ngayon kung paano ko ginawa itong aking sensor panel emulator na ito. Madali lang gawin ito at easy, very mura pa. Gusto mo ba ng mura? Mura lang yung pag-build ng sensor panel monitor. Ngayon ano yung mga kailangan natin para magawa itong sensor panel monitor? Dalawa lang kailangan natin dito. Una, kailangan mo ng maliit na monitor na maglalabas lang yung mga sensor, basically. At kailangan mo ng software na magdi-display ng yung mga sensor. Ang sensor panel nito ay basically naglalabas siya ng kalagayan ng gaming PC natin. O yung temperature, memory usage, CPU usage, at wattage, at meron siyang FPS kung kamukha ng software kung gagamitin, ang gagamitin din yung maraming iba't ibang software. Ang monitor na ginamit ko rito ay isang Raspberry Pi monitor na 7 inches at touchscreen siya kung gagamitin mo siya ng Raspberry Pi module. Pero hindi ko na binili yung Raspberry Pi module na yun kasi mas mahal siya pag binili mo yun. Alam ko sa Pinas nasa 1,300 pesos ay makakabili ka ng ganito na klase ng monitor na maliit na pwedeng gamitin na sensor panel monitor. Kaya mura lang siya kung bibilin mo yung monitor lang. Kasi naglaro lang siya sa 1,300 to 3,000 pesos. Kung yung monitor na 7 inches o 3 inches yung bibilin mo. May iba't ibang size ang mga monitor na to. Alam ko nasa 3 to 12 inches yung mga size nila. At basically ginagamit sila sa mga Raspberry Pi project na module. Pero pwede mo siyang gamitin sa PC o sa gaming PC mo para maging monitor mo ng mga sensor. Kasi maganda sa monitor na to, mura na, HDMI connector lang siya at mapapower mo siya using USB input lang. Basically, install ko siya na gamit ang mga air bracket na maliit na napulot ko. O pwede ka rin makabili ng mga air bracket na to sa mga hardware na malapit sa inyo. Or maghanap ka kung meron man sa bahay nyo na mga air bracket lang na ganito. And konting cable management lang sa HDMI na papunta sa GPU kasi doon mo kukonect yung monitor na to na maliit sa GPU mo kasi isa lang talaga siyang monitor na kamukha ng mga monitor natin na regular kaya lang maliit lang siya. Sa akin, linagay ko siya sa loob kasi para masama na siya sa cooling system ng aking gaming PC. Kasi kung sa labas siya, dagdag alikabok pa sa labas kasi sa loob ng gaming PC hindi naman masyado malikabok kasi may mga filter. Kaya less linis. Then nabili ko to itong aking monitor na maliit na to na Raspberry Pi sa halagang 2,000 kasama yung case niya kasi meron siyang case na pwede lagyan ng stand ng ganito. At nabili ko siya sa eBay. Yun lang 3 weeks bago dumating sa South Korea kasi dahil galing pa siya ng China. Ang resolution niya ay 800 to 480. At binili ko to na may kasamang casing na ganito para mas safe siya, mas madali siyang install sa ating casing. Kasi kung bibili mo to kasama yung Raspberry Pi module na to na maliit, ay medyo mamamalan ka. Kasi dagdag presyo pa yun. Siguro nasa 4,000 kung kasama yung module niya. Kaya kung hindi naman kailangan yung module, wag mo nang bilhin. Yung LCD lang sapat na. Kasi at install mo naman yung software sa inyong Windows. At dagdag ka laman sa monitor na to, hindi siya magkaka-display kung sa USB input na 3.0 mo lang siya isasaksak. Kasi under siya pero no display lang yung ilalabas niya. Kasi na-try ko yun. Nung sinaksak ko sa USB input na 3.0, umandar siya pero hindi naglalabas ng display or hindi nadidetect ng aking video card yung monitor. Pero nung nilagay ko siya dun sa USB power input ng motherboard, yun, umandar na siya at nagka-display na siya. At nagawa na natin yung project natin na maging sensor panel monitor siya. Kasi sa sobrang excited siguro, nakalimutan kong i-research kung ano yung power na kailangan niya o yung input na kailangan niya. Kaya mas maganda kung meron kayong USB power input, mas mainam yun. Ayun din naman tayo sa pangalawang kailangan natin. Ang software na ginamit ko dito ay ADOBE64. Dinownload yung Extreme Edition nila. At kung bibili ka sa kanila, nasa $40. So, 1,000 plus. Pero kung matalino ka, kung marunong ka mag-google, mag-google mo naman kung paano ito gawing libre at na may bayad. Ngayon, kung gusto mong mas libre talaga, dito ka sa mobo. Sa mobo naman, ang ayoko lang sa mobo ay wala siyang FPS at hindi siya pwedeng i-edit o hindi siya pwedeng gawin na ganito na lagyan ng mga layout. Ang maganda kasi sa ADOBE64 na Extreme na to, pwede mo siyang i-layout o gawin yung gusto mong forma or pwede ka rin mag-download ng layout na gawa na para import na lang dito. Basic lang yung pag-install to para lang nag-install ng mga application sa computer mo.
Alam po, alam nyo na yun. Ngayon, kung install mo na yung ADA64, kailangan mo rin install yung HWIN po. Kasi mas accurate yung base ng HWIN po pagdating sa sensor ng motherboard natin o ng gaming PC natin. Kasi sa HWIN po, nandito rin yung mga temperature, mga usage, at iba pa na kailangan mong ilabas sa inyong sensor panel monitor. At kung gusto mo na gawa na panel ng kamukha nito, ang size ng panel ito ay alam ko nasa 1920x1080. At in-adjust ko yung resolution ng monitor naman ito para magkasya yung 1920x1080. At ma-adjust mo yun dun sa NVIDIA control panel. I-click nyo lang yung monitor na maliit. Yung main monitor ko itong G27QC. Then yung second monitor ko, yung Ultron na 24 inches. At ito yung Devo HDMI, yung maliit na monitor na sensor panel. At ngayon, nasa 1080 siya by 1920 yung resolution niya. Alos dito sa share your panel ng ADA64 forum ay karamihan mga sensor size nila ay nasa 800 to 480 or 480 to 800 pixel or resolution. At marami dito ma-download na naka-build na. Ang gagawin mo na lang ay i-import siya. Ngayon kung na-download mo na at naayos mo na yung resolution ng maliit na monitor mo ay pwede mo na siyang i-import. Kasi pag install mo siya, ganito yung dito na ADA64 nasa taskbar to sa ilalim at click mo lang yung reference then show sensor panel. Pag na-show mo yung sensor panel, ito yung sensor panel size niya. Pero pag mag-import ka na lang, automatic na siyang magsiset ng sensor panel kung ano yung import mo. Ngayon, pag mag-import ka naman at na-install mo na yan, andyan na yan, ito yung import niya at export. Ngayon, pag magsisave ka sa export, sa import, halimbawa, ganito yung pinaka-basic niyang itsura pag wala ka pong layout. Kasi dati, binabalak kong gumawa ng sarili kong layout, kaya meron na siyang konting laman. Pero kung ngayon mong gumawa ng sarili mong layout, marami ka na mada-download dun sa forum ng ADA64. Kamukha ng mga to, pre-download lang sila. At mag-register ka lang o gumawa ka lang ng account mo at makapag-download ka na sa mga nagsishare ng mga amazing creator dito. At nakakalagay din dito yung mga size nila, kung ano yung size ng panel nila. At pang na-download mo na yung gusto mong panel monitor, ay import mo lang siya. I-left-click mo lang yung sensor panel na lumitaw na yon na display at lilitaw na itong sensor panel manager na to. Ngayon dito sa sensor panel manager na to, ay mag-import ka kung saan yung na-download mo. Ito yung na-download ko. At yes mo lang siya at nandun na siya. Kasi hindi ka nagagawa yung kamukha ng mga tinuturo ng iba na YouTuber na gagawa ka ng sarili mong layout. Kung meron ka naman mada-download, mas madali pa at easy to use. At gagamitin mo na lang yung layout na yun o i-edit mo na lang yung layout na to na akma sa specs ng PC mo. At madali na naman i-edit yung mga layout na to kasi lalo na ito yung FPS. I-left click mo lang siya at modify at hanapin mo yung position ng FPS mo or yung sa water pump. Modify mo siya. Then hanapin mo yung water pump kung hindi ka man naka water pump, kung naka fan ka man, hanapin mo yung ng cooling fan ng motherboard mo. At hindi mo siya magagalaw kung naka-open itong kanyang sensor panel manager. Dahil tutunog lang yung computer niya ng tiling. Ngayon, i-X mo lang ito at makasasenter nyo na siya. Yun. Pag nakasenter na siya, i-lock nyo lang siya dun sa mismong ADA64 din na reference at keep the sensor to the topmost window. So, always on the top siya. Tapos, lock position, apply, and okay. Hindi na siya magagalaw. Kahit pumunta yung mouse mo dun sa mismong sensor panel monitor na ito, hindi mo na siya magagalaw kasi nakalock na siya. Hindi na siya alis. So, hindi na siya maglalakbay kahit saan sa monitor ng Windows mo. So, yun lang sa video na ito. Ngayon, kung may katanungan kayo, medyo hindi malinaw sa inyo, pwede kayo mag-comment sa ilalim at mabilis akong sumagot. Ngayon, yung pinagbili ko dito sa aking sensor panel monitor na ito, ay galing din sa kita ng gaming PC na ito. At sa mga future video ko, ay itatopic ko naman kung paano tayo pwedeng kumita ng $100 in 3 weeks. Or pwede in 2 weeks, $100 kung masipag ang gaming PC nyo. Yung bang wala kang ginagawa habang nag-YouTube ka lang, Netflix, o browsing sa Facebook, ay kumikita yung gaming PC mo para habang natutulog ka sa mga future video. Kaya pakiclick lang yung subscribe button at notification bell na rin para ma-update ka sa mga future video. At pakiclick na rin yung like para masipagan pa akong gumawa ng mga video na ganito. At salamat muli sa panonood. Ako muli si Nholz at nag-iwan sa inyo ng peace and goodbye.